Hey, what is up guys? It's me, it's your boy Chuck TV Rai, back in again with another video. At ngayon guys, may nakita akong comment sa comment section ko, which is mag-react daw ako kay Christian PH sa LOL vs ML na video niya. So, shoutout kay Hunt Daniel TV for recommending this video or content suggestion, mga tol. So, hanapin natin si Christian PH, mga lodi. Later. So yun na mga lods, so mag-react tayo dito. First of all, hindi ito yung karaniwang reaction video na makikita nyo. Second, League of Legends player ako at wala akong pake kung anong sabihin nila sa ML or anong sabihin nila sa ibang MOBA games. Kasi pag sinabi ko sa ML, tas los LOL magkalaban daw, which is maling concept mga lodi. Ang LOL and ML, parehas silang nakaka-enjoy, parehas silang nakakawala ng stress, parehas silang maganda ang ipinapakita for mechanics. Maganda din siya para ma-enhance yung logic mo, yung communicating skills mo, at pati na rin yung critical thinking mo pagdating sa game. Panoorin natin yung video na to. Just then. Kuya, ano yan? Okay, so basically we have dalawang Christian PH. It's either ginawa niyang masking to or ginawa niyang green screen yung isa. Kasi basically mga tol, isa sa pinakamahirap i-edit ay ang two-man video na ikaw lang ang ikaw lang mismo yung nandun. Like dalawa kayo pero parehas lang kayong dalawa. Mahirap yun i-edit. The timing, the cuts, yung merging, yung masking, tapos yung audio, yun yung mahirap. Yung lighting, pwedeng lagyan ng color grading, yun yung mahirap mga lodi talaga. Okay. Pero kung pasok ka naman sa to, 100 pesos edit, okay lang naman. Siguro sa roleplay na to, magkapatid sila. Kaya ano yan? Lol, bakit? Ang nakakatuwa. League of Legends kasi. Lol, nice. The humor is there, the lol. Medyo sakot lang. Kaya yan yung gumagaya sa ML? Gago ka? Ano sabi mo? Gumagaya! Isa din sa pinamahirap, eye contact. Mahirap i-timing yung eye contact sa two-man video na ikaw lang mismo. Mahirap yung eye contact na sinasabi mga lodi. Yun. Gumagaya? Gumagaya! Gusto mo magaya ka sa basag yung mga ngipin, ha? Gusto mo? Ano pala kung hindi? Una sa lahat, ha? ML ang nanggaya, ha? Oops! Mali ka dun, pre. ML ang nanggaya sa League of Legends. Hindi siya actually ganun. Kasi basically tol, dahil sa marami na rin ang MOBA games dito, nawawala na rin ng templates yung mga hero. Napakapangit sabihin na ginaya ng ML yung LOL. Kasi meron naman tayong merong AOV. Maraming MOBA games na hindi sikat. May mga katulad din ng hero ng League of Legends, ng skills, pagalaw, halos parehas sa League of Legends. Yung Mobile Legends kasi, kaya tinawag na nanggaya kasi yun yung pinakamasikat. Okay, ML ng gaya. Ano di ba yung LOL yung ng gaya? Okay, so yung scene dito, there's a toxic kapatid na pinagpipilitan yung kanyang ML. Basically, ganun yung nangyayari dito. Okay. Ano pala? Continue, gaya nga sinabi ko, ML ang ng gaya, okay? Pangalawa, gumaya din yung LOL. Tuloy mo. Pangalawa, hindi rin ang LOL ang kauna-unahang MOBA na sumikat, ha? Tama. Tama, hindi lang League of Legends ang MOBA na sumikat dito sa gaming history. Hindi yung League of Legends ang MOBA na MOBA, sumikat. Di ba ang LOL sa computer? Ang MOBA is Mobile Legend, eh. The humor's there. Surely, the Mobile Legends meme? Gaya nga na sinabi ko, okay, hindi LOL ang kauna-unahang MOBA, kundi ang Aeon of Strife ng StarCraft. Ano yun? Engot of Strife? Tumahimik ka. Ginagawa ka pala ng magulang mo ng mga oras na to, ha? Grabe siya. Tapos, ano sunod? Pagkatapos nun, yung Dota sa Warcraft 3 ang nagpasika sa genre ng MOBA, ha? Yup. Tama. Nakikinig ka ba, tangina ka? Aha, MOBA is Mobile Legend? The humor is there. I appreciate the humor, the comedy, the skit, the pagsulat ng script mga lodi na doon talaga. And the delivery, medyo sukot lang ng onte. Pero nandyan ba din? Pero mas naging iconic ang Dota. Tama ako. You can see the line below. Nagamit siya ng green screen dito at yeah, green screen and masking. Wala akong maintindihan. And masking siguro. Bakit ba kasi naging kapatid kita? Punyemas ka talaga. Buti nga, naging kuya kita eh. Yamete! Ew, bastos!
Yung yamit yung mga lodi sa ano, is like, ginawa nilang parang bastos kapag sinabi. Kasi, what are you doing, step bro? I don't know, sa mga, ano dyan, Korea, sa mga, ano, sa mga weeaboo mga lodi, ang yamit ay hindi talaga siya bastos. Pero di ko alam anong ibig sabihin yan. Pero, hindi siya bastos mga lodi. Hindi siya bastos. Generalize na nila na bastos yung yamit eh. Kaya, bahala kayo. Hindi bastos ang yamit mga lodi. Nag-rip off lang ang labas ng lol dahil sa pagka-copy mismo sa mga heroes. Pero, rhetorical na siya, okay? Hindi siya totally ganun. Kaya pala, ano, akala nila sa lang nagsimula yung MOBA. Thank you at nakuha mo din! Sinash ko sa Google. Nerds eh. Which is tama naman. Kapag meron kayo hindi masyado maintindihan or medyo hindi nyo alam yung isa sa isang bagay, don't forget mga lodi na mag-search kayo sa internet, magbabasa kayo ng mga vlogs, mga sinulat, basta legit na tagasulat, tapos maghanap kayo ng legit na video sa YouTube, madaming content creator na magawa ng mga information, video tungkol sa isang bagay, and especially yung mga doktor. Okay. ML, kitang-kita naman na gaya-gaya yung ML sa LOL mismo. Dahil sa concept ng game, lalo na yung heroes designs. Sus! Yung nga sinasabi ko mga lodi, yung sa heroes design and sa concept ng game, I basically hindi talaga nangga yung ML. I'm a ML player, I'm also a League of Legends player. ML player ako way back 2019. Hindi siya talaga ginaya. Yung template lang talaga ng hero. So, sa mga nag-aaway diyan na League of Legends versus ML, parang sinasayang yun lang oras yung ganun. Parehas maganda yung game, maraming kamayahan sa skills mo. Hindi talaga siya bagay sa ang pangit, hindi siya talaga bagay. Season 12 na kami, kayo nga ano yun, si ano pa lang season 10 pa lang yung game ninyo eh. Mas matanda kami sa inyo. Sneyo. Buti naka-graduate ka ng elementary. Ano yung elementary? Eh, punye, mas kang ina. I appreciate the humor, man. Nice, pero both game mismo, okay lang naman siya sa akin. Laro ko naman siya, na-enjoy ko. Kaya, okay siya sa akin pareho. Napakatanga at bias mo. Ano? Kasi Mobile Legends is the first World Sea Games at 30 billion players kami. Upa. Ay, naka. Okay. The trash the causes there. Gaya nga na sinabi ko, hindi LOL ang kauna-unahang MOBA game na sumikat, okay? Kundi ang Strife sa kundi ang Aeon of Strife. Puro ka mali. Okay. So, yun na mga lods. Let's ramp up the video. So, kinumpara niya yung League of Legends sa ML, which is kind of sukot sa akin. Pa, kasi hindi talaga siya kinukumpara. Kasi both games are good. Also, madami ka ma-enhance tulad na communication skills, logic, also the critical thinking. Also, ma-practice mo din yung shot calling niya sa ML. Talaga mga lodi, nung naglalaro pa ako and nagtuturnament kami sa ML, yun yung madalas na nagkakamali sa amin. Wala sa amin maganda mag-chat call. And also, sa League of Legends naman mga lod, naglalaro ako since grade 6 ako. So, ngayon first year college na ako, so napakahaba na panahon. Hindi nyo kailangan ikumpara yung League of Legends sa ML kasi they're both games na mag-enjoy talaga kayo. Hindi nyo kailangan ikumpara yung League of Legends sa Mobile Legends kasi sayang lang oras yung mga lod. Okay. So, ito, sigurado nasa meron siyang sarcastic concept na ginawa niya dito or I don't know. So, let me see wala, skits lang. I don't know if si Christian PH is affected by this. I don't know. Tip ko lang sa lahat ng nanonood mga lodi, huwag niyong ikumpara yung dalawang game kasi both games are good. Sinasabi ko na kanina. Pag kinumpara niyo yung mga games, walang kwenta mga pare. Wala akong mapupuntahan dyan. Walang kwenta. Maglaro ka na lang at kalabanin mo yung kalaban mo. Magpataas ka ng rank sa game na yon. Then, lipat ka sa ibang game. Okay. Bago matapos tong video na to, gusto ko lang i-shoutouts yung lahat ng nag-comment sa latest video ko mga lod. Shoutouts sa nag-suggest ng video na to na si Hunt Daniel TV. Shoutout kay Lancecrafter Minecraft. Subscribe kayo mga lodi kay Lancecrafter Minecraft kung mahilig kayo sa Minecraft games. So shoutout also kay Andre PH mga lodi. Shoutout kay Solo Rodriguez mga lodi. And also kay It's Pan. Isa siyang animator. Yeah, shoutout sa lahat ng nag-comment sa latest video ko. And thank you very much for subscribing to my YouTube channel. And also don't forget to like this video and comment down below kung ano ba yung gusto nyong i-react ko. And also, thank you very much for 250 subscribers. Thank you very much sa inyong lahat. And next video, kung meron pa kayong gustong i-recommend, nandyan lang sa comment section. Comment nyo lang. And
And guys, this is the end of the video. Sana nagustuhan nyo. Please, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Support Filipino content creators. This is Chok TV signing out. Peace!